pagdating sa minudo, marami sa atin ang mahilig dito. Di ba? May kanya-kanya pa nga tayong preference eh. Yung iba sa atin gusto yung lumalangoy sa mantika. Yung iba naman gusto yung konti lang yung sauce. At meron ding iba gusto yung masarsa. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng masarsang minudo. Saktong-sakto ito sa mga special occasions at napakasarap ng ulam sa kanin. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Magpapainit lang muna tayo ng isang lutuan. So ang gamit ko yung aking walang kamatayang wok. Yan, so pinapainit ko lang yan. At maglalagay lang tayo ng mantika. I-prepare din natin yung ating mga gagamiting sangkap. Magdidikdik lang muna ako ng bawang. Konting bawang lang muna yung gagamitin natin dito. Dalawang beses tayong magigisa dito eh. Ito yung una. Yan, so ito na yung bawang ko na nadikdik. Idiretso na natin. Yan. At habang naluluto yung bawang, maghihiwa lang ako ng sibuyas. Mabilis lang. Konting sibuyas lang muna yung kailangan natin para dito. So, igigisa ko lang itong bawang at sibuyas gaya ng dati. Yung tipong hanggang sa lumambot lang yung sibuyas. Ilalagay lang natin yung sibuyas. Una nating igigisa dito yung liver o yung atay ng baboy. Nakakatulong kasi itong paggisa sa atay para mabawasan yung gamey taste nito o yung tinatawag natin ng malansa na lasa. So pagdating sa minudo na to, ang ginawa kong hiwa, iba naman. So dati, di ba, usually kapag nagluluto tayo ng minudo, kinocube natin yung pork pati yung atay. Pero para sa ating version ngayon, hiniwa ko to ng medyo pahaba, di ba? Bakit yung ginawa? Wala lang. Para lang medyo iba naman sa paningin natin. So ilalagay ko na yung atay. Ito'y atay ng baboy. So ginigisa ko lang ito ng mga 3 minuto. Pabaya lang natin maluto mabuti yung outer part nito. Mamaya naman ibabalik natin ito sa lutuan eh. So pwede pa natin itong tuluyan ng lutuin. Kaya huwag kayong mag-alala. So yan, antayin lang muna natin ha, hanggang sa maluto na ito ng tuluyan. At ipiprep ko ng ibang mga ingredients na gagamitin natin doon sa pangalawang pag-isa. Yan, so halos okay na tong atay. At na-ready ko na rin yung bawang at sibuyas na gagamitin natin maya-maya lang. So tatanggalin ko na muna itong mga nagisa natin na atay dito sa lutuan. Lipat lang natin sa malinis na bowl. Yan, so tinanggal ko lahat ha, pati yung mga sibuyas at bawang. At eto na, ilagay ko lang dito sa bowl. Tabi muna natin, maglalagay lang ako ng panibagong mantika dito. So eto na yung pangalawang pag-isa. At dahil nga mainit na yung lutuan, sandali lang yan para uminit na din yung mantika. So eto na yung bawang, diretso na natin. Idediretso ko na rin dito, syempre itong sibuyas. Pwede kayong gumamit ng mas marami pang sibuyas, ha? Ayan, ganyan na kabilis, oh. Malambot na agad yung sibuyas. Ilagyan na natin yung pork. Tutuloy lang natin ang pag-isa dito, ha?
Gaya ng dati, hanggang sa mag-brown yung outer part. Yung tipong light brown lang, ha? Huwag naman yung sobra. Guys, matanong ko lang kayo. Tuwing Noche Buena ba o Media Noche, laman din ba ito ng mesa ninyo? Alam nyo sa amin, paborito ko kasi ang menudo, di ba? Kaya hindi ito nawawala. At gusto ko yung dalawang version actually. Yung una yung lumalangoy sa mantika, yung tipong pangkarinderya, sarap kasi nun, di ba? At pangalawa, syempre, ito rin yung masarsa. Dahil yung sarsa pa lang nito, ulam na kagad sa kanin, di ba? At mas papasarapin pa natin ito kasi dadagdagan pa natin ng ibang mga ingredients na mas magpapasarap dun sa usual na menudo na niluluto natin. So mapapansin ninyo, no? Habang tumatagal ng pag-isa, may lumalabas na tubig dun sa karne. So normal lang yan. Kaya okay lang, ituloy lang natin ang pag-isa. At mukha namang nag-brown na lahat ng part, no? So pwede na nating ilagay yung toyo. Kuha lang tayo ng regular na toyo. Medyo maraming toyo pagdating dito sa version natin na to. Ilalagay ko na. So, pabaya lang natin na kumulo muna to. At ngayon, para mas masarap syempre ang menudo natin, hindi mawawala ang ating Nor pork cube. Actually guys, no, isang peraso lang talaga nito. Ayos na para sa akin. Nabibigay na nito yung buong-buong lasa ng pork na kailangan natin para sa menudo. Kung wala kayong pork cube na available, pwede kayong gumamit dito ng beef cube. Naalala ko dati, nung nagluluto pa ako ng unang panahon, matagal na, no? Hindi pa uso yung pork cube dati. Actually, wala pa tong product na to. Nauna yung beef cube. So, yun laging ginagamit ko kapag nagluluto ng menudo. Yan, haluin ko lang, ha? At, syempre, yung pork natin, hindi pa masyadong malambot yan. So, papakuluan pa natin. Kaya maglalagay lang ako ng tubig. At syempre, di ba, papasarasahin pa natin to. Pabaya lang muna natin na kumuluto. Kaya takpan lang natin yung lutuan. So, once na kumulo na, ayan, so kulong-kulo na naman, di ba? Maglalagay lang tayo dito ng dahon ng laurel. Ayan, mga 3 hanggang 4 na piraso, okay na yan actually. Haluin lang natin. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo dito, eh, hanggang sa lumambot na yung pork. So after 30 minutes nating pakuluan itong pork. Medyo may kalambutan na to, no? Pero hindi pa masyado. Haluin lang muna natin at ito na yung pagkakataon kung kailan natin ilalagay yung atay. So ito yung atay kanina na nagisa na natin. Nakakatulong kasi itong atay para magpalasa palalo dito sa menudo. Kaya hindi ko siya sinabay kanina sa pork na igisa dahil ayaw nating ma-overcook itong atay. Gusto natin tama-tama lang yung pagkakaluto. Yan, kaya nilalagay natin ito dito sa part na to. Yung tipong medyo sa bandang huli. So, papabayaan ko lang munang maluto ito, eh. Takpan lang muna natin yung lutuan. At ipe-prepare ko na yung ibang mga sangkap. Ngayon naman, ilagay na natin yung hotdogs. Siyempre, di ba, pag sinabing menudo, mas maganda kung may hotdog tayong ilalagay. Although, pwedeng optional ingredient lang din ito. Para sa akin, mas nagiging special yung menudo kapag halos completos ricados, di ba? Mas masarap ang kain natin yan. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 10 to 12 minutes pa.
So ito, inihiwa ko rin yung bell pepper. So maglalagay ako ng bell pepper para sa minudong ito. Medyo kakaiba, no? Pero alam nyo, makakatulong to para magbigay ng additional na lasa. And bumabagay din yung lasa ng bell pepper actually sa minudo. So itong patatas, dapat pagkahiwa, ilagay na natin kaagad. Kaya naman tatanggalin ko din takip ha. Para pagkahiwa ako, diretso na natin. Ayan, bawat hiwa, ilagay na. At yan, pwede na natin ilagay yung carrots dito. Takpan lang muna natin ito. Itutuloy ko lang ang pagluto ng 8 minuto. So at this point, malambot na yung patatas pati yung carrot. Para ako nag-facial tuwing binubuksan ko ito, no? Pag tinatanggal ko yung takip. Ito muna, haluin lang natin. So yan, yan yung sarsa na gusto ko. Yung tipong masasabaw pa natin. Kayo ba, gusto nyo rin ba yung medyo masarsa pagdating sa menudo? Or gusto niyo yung tama lang yung sarsa? Or gusto niyo yung medyo tuyo? Paki-comment naman. And so, eto na yan. Lalakasan ko lang ng konti yung heat natin dito. Maglalagay ako ng frozen na green peas. Yan, medyo nataw na to ng konti. Pwede kayong gumamit dito ng delata na gisantes. Pwede rin yun. Yung nakababad naman yata sa tubig yun, if I'm not mistaken. Halo-halo lang. Tapos, eto na. Yung nahiwa natin na bell pepper. Para sa akin lang yan. Siyempre, additional flavor yan. May konting sweetness na nabibigay. So yan, after nating mahalo, pabayaan muna natin itong kumulupa, no? Pero pwede na natin tikman. Let's see kung ano bang nasa ng sauce. So, kulang siya ng alat at ng konting anghang. So, salt and pepper, di ba? Tama-tama yon. Pero, ang nalalasaan ko dito sa sauce natin, yung pork. Talagang lasang-lasa ko na yung pork. Pati na rin yung hint ng atay na nakakatulong para magpalasa. So, hindi siya yung tipong atay na tinatawag natin ng malansa, no? So, hindi ganun yung lasa. More flavorful siya na parang mala-liver spread yung dating. Magdadagdag lang ako ng asin since alam na natin na kailangan natin ng asin. Kasi nga sinabawa natin, di ba? Kaya, yan, medyo maglalagay tayo ng seasoning para maisakto yung lasa. Haluin lang natin. Ito pa, isang tikim pa tayo, ha? So, what's the taste? Sakto. So, nakuha na natin yung tamang alat. Gusto ko lang siyang lutuin pa ng konti para ma-extract natin yung lasa galing dito sa bell pepper. Yan, at saka para lumambot pa ng konti rin yung patatas. Tatakpan ko muna ulit, ha, para maging masabaw pa rin ito. Para hindi masyado mag-evaporate. At this point, ready na tayo, eh. Ilalagay ko na yung pinakahuling ingredient natin. Para sa version ng minudo na to, naglalagay ako ng cheese. Akalain mo, no? Pero, tikman nyo. May kakaibang lasa mabibigay ng cheese sa minudo. Haluin natin. Masabaw na makeso. Yan, magiging richer and creamier ng konti yan. Yan, once mahalo na, eto, huling tikim lang ako sa sauce. Sakto. So, okay na to. Ililipat ko lang sa isang serving plate. At, iserve na natin. Eto na ang ating masarsang menudo.